Ketchup, welcome to the program. Maraming salamat po ulit, Tito Boy, sa pag-invita. Kumusta ka? Masaya po. Masaya. Ano ang nagpapasaya? Saan ang ang sarap nun, no? Masaya. Apo. Saan ang gagaling yan? Sa mga blessings po na binibigyan natin. Mm-hmm. Ng... Ano ang mga nabago? Ano ang mga hindi nabago sa buhay? Mga hindi nabago, yung mga taong nakapaligid at sumusuporta, nandiyan pa rin po sila tuloy-tuloy. Mga nabago, meron kami mga inintay na pagbabagong mangyayari na siguro transition to a different chapter po ng buhay ko siguro. Ay, ang galing naman. Alam mo, pag gumaganyan-ganyan daw, parang it's something that's sexual. Really, Tito Boy? Hindi ka conscious, di ba? Meron daw eh, pag gumaganon, meron. Hindi ko diba? Pa naman siya natatry sa ganong paraan. Tito Boy, joke po. Sorry po. Kami daw lang pa. Ganun. Meron daw yun eh, parang it's to release, parang sexual tension. Wow. May nakapagsabi lamang. Eh. Okay. Oh, sige po, ngayon. Dalgay ko ngayon. Pag binabalikan mo yung mga teenage years mo, pagdating sa pagiging, kasi ikaw lapitin ka talaga eh. Nang ano po, Tito Boy? Babae. Talaga, Tito Boy? Oo, diba? Hindi naman po Magsabi ka nga totoo? Pero hindi Ketchup? Naman po. Hindi pa naman po ako na napapahamak ng nalalapitan. Hindi pa, wala pa. Baka mga babae man na hindi, maligno. Ang gusto ko sana itanong, hindi pa ba nangyayari sa buhay mo na meron kang pinormahang girl, tapos meron palang boyfriend at inaway ka? Tapos sabi ng girl, wala siyang boyfriend? Meron po meron. Yata. Meron po. Meron. Anong nangyari? Naalala mo? Parang di ko na po naalala kung maganda ba yung nangyari doon after. Or hindi. Pero parang baka po hindi. Because that can happen eh. To Opo. Both boys and girls. There are some boys and girls who deny that they have partners. At may napapahamak talaga. Opo. Pero what's really interesting and inspiring, Ketchup, is your story. Ang dami mo palang trabaho talaga na pinagdaanan. Opo. Opo. The last time we talked about yung, naalala mo yung meron kayong... Video shop? Opo. Okay. Pero aside from that, yung video shop, anong mga trabaho ang pinasok po? Nag-start po ako 16 sa isang pizza fast food chain na service crew. Okay. Tapos... Why did you have to work at 16? I didn't go to college. I let my brothers and sister go to school first. So, sabi ko kung... Dahil hindi kaya ng parents, parang... Na lahat sabay-sabay. So, nagparaya ka. Opo. Okay. Sabi ko, I'll try to fund myself sana okay. Eventually. Pero nagkaroon po ako ng break din sa... Dito, pumasok po sa showbiz. Mm-hmm. So, inuna ko po ang aking pangarap din naman sa pagkatapa. Alright, I understand that. Ano pa? Pizza parlor, ano pa? Sa isang yung mga shades na booth sa mga department store Umuso na yan. Sales clerk. Opo. So naging sales clerk doon. Naalala ko nagbangkete ako sa isang parang catering ng mga events na reserve waiters kami, nag-set up kami ng mga table tapos parang may mga racket pa na nagvi-video sa mga kasal. So marami rin po iba. Noong mga panahon na yon, what was going on in your mind? Just to work, Tito Boy. Just survive. Opo, at the same time, hindi na po. Just save to survive. Money. No. Save money, pero more on also to explore. I'm 17, 16, so... Anong natutunan mo? Marami, Tito Boy. Katulad? Noong mga panahon na yun, ha? At sa mga pinagdaanan mo? Value for money. Tapos, so hindi po naman ako nagkaroon ng ano na para isugal ko yung mga perang pinaghihirapan kong ipunin. Na... I'm sure hanggang ngayon naman siguro naka-install naman din po sa akin hanggang papaan. Okay. May mga panahon pa na sa isang araw minsan tatlo ang trabahong ginagawa mo. May mga chances po na gano'n na pasok ka ng trabaho, ng day job, umaga, rehearsal kayo ng teatro sa hapon, sa gabi. May biglaang merong kailangan mag-session sa isang gig ng barkada, may mga band-band. When you say teatro, anong theater group ito? Gantimpala. Gantimpala Theater Foundation okay. po. Tapos, kapanahonan pa ni Tony? Opo, ni Sir Tony. Do you remember your first play? Isa po akong alagad sa Florante at Laura na pinagbibidahan ni
Georgette Lorenzo. Siya po ang aking inspirasyon sa pagkano. Napakahusay na artista. Opo, yun po. Georgette, who is a photographer, an actor, na napakahusay at napakabuting tao. Opo. So, alagad ka ni Georgette sa... Alagad po ako ni Florante. Naghatid lang po ako ng mensahe kay Laura, tapos namatay na ako. Do you remember the line? Mahal na prinsesa. Sige nga. Para sa aming... Halimbawa lamang. Let's go back to that time. And you were delivering that line sa Gantimpala. alam mo kung bakit? Ang Gantimpala siguro during that time na naabutan mo ay wala na sa CCP. Nasa Met na kayo? Nasa ano pa po kami, Kamagong. Yun po ang inabutan ko sa Makati. Okay. Naalala ko po yung training na sa workshop na para maging totoo yung acting. Kung saan daw yung tama nung pana, lagi ko po... Parang kinukurot din yung sarili ko para maramdaman ko na medyo masakit ng konti. So pag... Again, kung saan ang tama ng pana? Opo, dito po. Halimbawa, dito ko rin siya kinukurot. So pag giniintay ko yung cue sa backstage, sa salamin ako, inimot kong ganun, para paglabas ko doon, medyo masakit-sakit na yung ganito ko. Para ika-ika ka na ganun. Mahal na prinsesa, aking ano. Okay, sige. So that's your line. I mean, let's just go back to that time. Gusto ko maalala yan eh, Ketchup. Hindi totoo. Sige nga, Gantimpala, Florante at Laura. Ketchup, pasok ka na. Go! Mahal na prinsesa, ito po ang aking mensahe. At pasensya na po at hindi ko na po kakayanin. Namatay na po. Galing naman. Pero alam mo kung bakit? Of course, Tony Espejo was a very different of mine. And nakita ko kung paano nag-umpisa ang Gantimpala. Marami akong mga kakilalang artista ng Gantimpala. Ang dami ko pong mga idol doon. Oo, talagang... Tommy Abuel, sila Sir Spunky Manica. Ang dami. Ako naman, ang aking trabaho sa teatro, ako yung nag-umpisa bilang... assistant stage manager. I used to take care of the props, I used to take care of backstage, nakatawag ng artista. So, marami tayong mga artista. I'm sure we have a lot of common friends. Yes, ang dami-dami. Opo, Tito Boy. Napakaganda pala ng iyong foundation, teatro. Tol, let's talk about the movie. Exciting. Okay, what is Tol? Ano ba ang Tol? Ang Tol ay isang comedy tungkol sa tatlong magkakaibigan na na-in love sa iisang babaeng kanilang kababata. So, kay sila po ay nagkaroon ng... Sandali muna, anong trabaho ito sa Tol? Tol, saan ba ito? Tol sa sinihan? Sa Tol sa... Toll gate po, sa toll booth. Sa highway? Ng highway po. Wow. Doon sila nagtatrabaho. Kaya, okay. Parang sinasalamin din ito ng parang boring yung buhay doon sa... Naiwan sila doon sa lugar, umalis yung... crush nila na babae. Pagbalik niya, nandoon pa rin kami. Paano niyo natutunan ang trabaho niyan? Did you immerse? Did you observe? Bilang aktora, how did you prepare for that role? Comedy po ito, Tito Boy. Uh-oh. Parang nandoon lang po kami nung nakita na namin na dito na tayo dun sa shooting na namin, nakita na ito pala talaga yung setup natin. Wala masyadong dumadaan, Tito Boy. So talagang boring yung baka buhay. Madaling araw. Minsan po, parang hindi ko alam mo, pero parang papuntang Pangasinan area na, na location. Pero parang nagiging, instead na maging concentrated ka sa work, total medyo maluloko kami tatlo. Nagkakaroon kami ng iba-ibang trip doon sa aming mga booth. I'll tell you something. Dahil ako, pag napapadaan sa, yun nga, sa toll, no? Apo. Iniisip mo talaga, ano kayang ginagawa nila pag walang dumadaan? At saka, paano kaya pinaglalabanan nila yung antok? Paano kaya nila pinaglalabanan yung mga masusungit na mga tao? Paano kaya nila hinahandle pag halimbawa 10 pesos lang or 50 pesos ang babayaran, 1,000 ang pera. Alam mo yun yung mga panukli. At saka iba't ibang klase ng tao. Yes po, nakakasalamuha. Di ba? Opo. Interesting life. Yes, did you interview people who work there? Wala naman. Hindi naman po masyado. Okay. Pero mas kami po yung parang gumawa ng aming sariling interpretation kung paano ka magiging isang okay. Tol. So you were starting to tell the story. Tatlong magkakaibigan, tapos may kaibigan kayong babae. No, kababata po. Din. Kababata na si Jessie Mindiola. Siya alright. Si Elena dun sa story. Si Elena, kayong magkakaibigan ay si Joros, si ikaw? Si Joros Gamboa, si Arjo Ataide at ako po. Okay. Tapos nung dumating, umalis po siya nung bata kami. Pagbalik niya, dalaga na siya. Nanumbalik yung pagiging paghanga namin sa kanya. So, nagpapalig sa akin. So, lahat kayo may gusto sa kanya? Opo, mula bata so, pala. So, ikaw bilang, what's your character? Si Arthur. Arthur, ano ang estilo mo ng panliligaw sa kanya? Isa po siyang frustrated na arkitekto eh. So, medyo mas mayabang po siya dun sa dalawa niyang kasama. So, gusto niya lagi bida-bida siya dito kay
Helena. Okay. Masisira ang kwento pag tinanong kung sino ba ang magwawagi sa dulo? Sino ba ang sasagutin ni Helena? Opo. Hindi natin pwedeng sabihin. Opo. How is it working with, you know, of course, Jimmy Santos, nakasama niyo sa pelikula? First time po namin na nakatrabaho. Kumusta? Nostalgic ito, boy. Na nakakita niyo po yung isa sa mga favorite niyo po na icon ng comedy sa Pilipinas na nakaka-interact ninyo. Tahimik po siya sa set eh. So, nakakagulat lang kapag take, hindi namin alam saan galing energy na biglang. Eto na siya, yung mga hirit niya. Iba po. So, kami parang nagugulat kami na so, minsan natural po yung reaction. Parang ano yun, walang kibo, no? Pag hindi nag-roll ang cameras. Pero pag sinabi, action! Ay, ibang tao po. Ito na po ulit yung Sir Jimmy Santos na kilala natin. Galing, ang galing po niya. Ketchup, invite everybody to the movie. Yes po. Ito po ang aming pelikula na hinahandog ng Reality Entertainment, ang Tol, na pinagbibidaan po ng inyong lingkod si Joris Gamboa at si Arjo Ataide, na kasama po namin si Jesse Mendiola, na ang director po namin ay si Mico Libelo. So, sa mga nakapanood po, maraming salamat. Sa mga hindi po nakakapanood, sana po supportahan ninyo. Kailan ito? Bukas na? Kung ito po, sa mga nakapanood ng premiere night, salamat po. Bukas po, showing po kami. Sana po sa pinakamalapit nyo sinihan, magkaroon kayo ng extra time para matawa naman sa umpisa ng taon natin. Halimbawa sa Miyerkules. Opo. sana po, mapanood po ninyo itong aming andog na pelikula ngayon po darating na A30 at inaasahan po na yung music. Okay. I have a couple of questions. One, mula yung kanina, binasa ka sa opening ng palabas, from Riza Joy 09 via Twitter. Question for Kuya Ketchup. Gusto rin ba niyang magbalikan ang friends niyang Cargel? May balita ba siya kung okay yung dalawa? That's the first question. Pangalawa, totoo bang nagdadalang tao ang iyong long-time girlfriend? And are you guys talking about getting married? Ang mga kasagutan. Sa pagbabalik po ng TWPN. Kami nagbabalik po dito sa TWBA. Kasama pa rin po si Ketchup. Let's go to the question of Riza. Sabi ni Riza, yan, talking about Cargel, kung gusto mo bang sila'y magkabalikan. As if naman it's Ketchup's decision. And may balita ba siya kung okay yung dalawa? What do you wanna say? What can you say? We will listen. Ngayon po, dahil kakagaling lang namin ng mga promo at itong mga taping, honestly, hindi ko sila nakakausap pa ng personal kahit sa phone call. Pero napanaginipan ko si Anggi. Mga dalawang beses ko yata napapanaginipan na masaya. At ang panaginip na ito ay? Masaya. Masaya po siya. Hindi ko alam. Yun pala, siguro medyo may kabaligtarang ibig sabihin. At yung sa tanong kung gusto ko silang magkabalikan, mas ako po dati pa naman na mas gusto ko sila na magkaibigan talaga. Bakit? May mga komplikasyon po pag mag-shota silang dalawa, mag-boyfriend. Nung mga bata pala, maliliit na mga bagay lang po yun, na hindi kumayayang mag-basketball yung Carlo kasi minsan ayaw pumayag nung Angelica. Nag-clash ba yung dalawa? Dati pa po yun na may ganun mga bata pero maliliit na mga bagay. Diba, may period yung Angge, ayaw namin samahan, may intang ulo. Pero nakita ko talaga yung mas maturity ng closeness nung magkaibigan, mas open, mas pare-pareho kami na nagtutulungan ng genuine. So, hindi ko alam kung paano ko po, wala naman po, tama po kayo, wala po ako sa posisyon doon para mag-desisyon para sa kanila. Pero anong basa mo? Because ang latag ko dito ay, base lamang sa mga nababasa natin sa social media, I think today as we talk, I read somewhere na parang Anggi's closing the chapter. Wala na. I'm not gonna talk about it. Parang, this is the end. Sa basa mo ba, pag halimbawa, yun nga, medyo may hidwaan yung dalawa, can they still be friends just like the old days? It happened to them before. Correct. It could happen again. I mean, I'm coming from there. Opo. Pero, it happened before mga bata. Bata. Oo. Ito ngayon, that they were trying to give it another chance. Palagay mo ba, hindi malalamatan? I don't really know if they're really
if they really gave it a chance to be real life partners. Ah, hindi ka sigurado doon? Hindi ko po talaga alam nung kung hanggang ano, pero kami po ay nag-e-enjoy ng magkakasama na, uy. No, iklaro natin. Hindi ka sigurado na nagkabalikan sila? Ako po hindi ko po alam kung hanggang ano yung status nila na, pero hindi po nila kasi kino-close din sa amin ng okay. Hindi ako naman po, hindi ko rin hinihingi. Mas nai-enjoy ko lang nang medyo may harutan na nagkakasama kayo. Kakasama. Kaya siguro pagka in the future kung malalaman natin na okay sila. Oo. Kailangan kasi mas nagmamature tayo. Mas kailangan nating mas nagkakaintindihan. Na ako naman kanina, seryoso ako nung sinabi ko na there's a very thin line that divides between nagtatanong ka ba, nakikialam ka ba, hanggang saan ka ba, binigyan ka ba ng permiso ng kaibigan mo magsalita on their behalf, kahit gaano kayo kalapit sa isa't isa, dahil lalo na when your friends are in pain. Yes. Di ba? Totoo, I mean, po. Karapatan ang pinag-uusapan. So, I totally respect that space. Anyway, let's talk about your longtime girlfriend. Can I name her? Apo. Anne. At totoo nga ba siya ay nagbubuhay na? Hindi. I will rephrase my question. Ketchup, naglilihi ka. Paano ka maglihi? Nako, tatawin. Yes, buntis si Anne. Yes po. Oo. Yes. Pero naglilihi ka, right? Opo. Okay. Eh. Paano ka maglihi? Naiiyak ako sa mga Korean soap operas, sa mga YouTube videos ng nagpapaligo ng baby, sa mga... Umiiyak ka pag nakikita mo? Pag siya po ay umiiyak ng ano, na nagiging sobrang sensitive na... Kasi natutulog ako sa hapon, pag libre kami... Antukin ka? Opo, tapos ang lakas kong kumain, sa kasabay ko siyang kumain. Walang particular food? Po. Wala po. Kung okay, ano lang basta kain lang. Opo, okay. Kung ano lang yung maisip sa umaga, dapat makuha namin. So pag umiiyak siya, halimbawa pag nanonood ng Korean telenovela, iyak ka rin ng iyak? Opo, medyo na ano ko na parang nagtataka ako. Tapos tatawanan kami. Nagsisisihan kami. Ikaw kasi na nagagano. Pero ano pala ito, Tito Boy? No? Nakakapanibago. Nakakagulat na nakaka-enjoy. Nakakagulat. Lalo na doon sa point of view mo na pwede palang mangyari ito sa'yo. Na hindi ko siya nararanasan pa, Tito Boy. So parang para sa akin, nagugulat din ako sa sarili ko na may mga na-discover pa ako na, eto pala ako mag-handle nitong sitwasyon na to. At saka hindi lang, meron ka na ngayong dahilan para maging masipag. Yes, yes. Para kanino ka gumigising sa umaga. Di ba? May mga ganun na eh. Meron kang bagong drive para pag-igihan mo yung trabaho at saka mas... maging grateful dun sa mga blessings na binibigay. Are you and Anne talking about getting married? We are, po, of course, in the future. Pero of course, alam namin sa sarili namin, one step at a time. Let's, kaya natin yan pareho. Pareho naman po namin gusto. Because you've been together for 10 years. Opo. And I just wanted to give her what she deserves. That's right. Kung ano yung mga nai-imagine namin na gagawin namin dun sa araw na yun. Pero tama ka, you have to do it for the right reasons. Yes po, of course. Hindi dahil sa sinasabi ng tao, sinasabi yes, ng... Opo. I'm really sorry, but opo. Hindi sa sinasabi ng... Even people who love us. Yes. Not because this is the desire of parents, sorry. Opo. Hindi dahil sa ito may anak. Opo. Yung hindi ka humahanap ng dahilan. You get married because we you want to get married. And I can prove it. And my family, we are very thankful na. They're just very supportive. That's right. At saka ang sarap, di ba, mag-iipon na. Yeah. Hindi lamang ng pera, pero ng gamit. Mga bahay, projects, lahat. Opo. Laging meron parang therapy sa'yo yung mag-declutter, mag-ayos, mag-setup. Saan ko papaarawan yung anak ko sa umaga. Yung mga ganun maliliit. Ikaw ba yung tipong expectant father na pinakikinggan mo yung tummy ni Anne? Yes po. Yes oh. Po. Opo, ngayon. So yun nga po yung mga bagay na first time ko na na pag nagpapatugtog ng mga Bill Evans or mga minsan mga jazz na ginaramdaman, minsan na sumisipa, pag natutugtugan ng mga medyo mellow, parang kumakalma siya. Lagi kong kinakausap para sinasabi kasi ano nila. Ano sinasabi mo? Kwento mo sa akin kung paano ka mag-ikot-ikot dyan. Oh. Kwento mo sa akin dito paglabas. Or tsaka, ayun po, parang pinapa-familiarize ko rin yung boses ko. So sabi nila, dapat daw ma-ano rin niya. Yung marinig Boston. Yung boses mo? Boy, girl? Di pa po namin alam. Ngayon pong birthday niya malalaman. Pero soon, no? Opo. Birthday ni Anne? Opo. Okay. I'm just so happy for you. Thank you, okay. Boy. Okay, once again,
Huwag natin kalimutan, imbitahan mo ang lahat now that you're going to be a father. Opo, ngayon po ang aming handog, ang tol. Kung palabas ang sa inyong malapit na sinihan, sana po ay supportahan ninyo. Kasama po si Joros Gamboa, si Arjo Ataide, at si Jesse Mendiola. Ito po ay handog ng Reality Entertainment. So, maraming salamat po. Sino bang mas gwapo, si Arjo o si Joros? Si Sir Jimmy po. Okay, tama ka doon. let's play truth or dare. Wow. Okay? Alam ko hindi ka umaatras. Matapang to eh. Hindi ako muli. Okay, let's start. Truth or dare? Dare. Okay. Pakita mo sa amin, Ketchup, kung gaano karaming push-ups ang kaya mong gawin in 10 seconds. Wow. Push-ups? Oo. Okay. Oh. Para elementary ko patuling ginawa. Huli kang nag-push-up, elementary pa? Hindi po. Oh, bilang tayo. Ready? Okay. So let's start with 10. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, galing naman pala. Okay. Wow. Ay, nako. Gusto mo malaman kung ano yung truth? Ano po ba ang truth? At what age did you lose your virginity? Naku po, maraming salamat. At nagtira ko dun sa panahon na yun. Nasagip ko po yung sarili maraming ko dun. Maraming salamat. Okay, truth or dare? Truth. Man, may iba naman. Okay. Pero kailangan sasagutin talaga. Truth. Sino ang mas mahusay na aktor? Joros Arjo. Sa larangan po ng comedy, syempre po si Joros. Sa larangan po ng siguro ng drama. Ng drama, si Arjo. Pero pareho po sila sa larangan. Ito yung kontrabida, napakahusay. So, kung susumahin mo, and if you were to choose one, who is the better actor? Tell me the truth, Joros or Arjo? Gagalit sa akin to pareho, to dalawang to eh. Naku, better actor. Jo, alam ko ang dami kang mga pinanalong best actor. Pero bigay ko kay Arjo to best actor. Bibigay ko sa yung best director. Ah, okay. So, Arjo. Okay. Truth or dare? Dare naman. Five, five. Okay. Can you be ready with music? Show us your sexiest dance move. Alam niyo ho, hindi niyo, dancer sa Ketchup, ha? Hindi po. Show us your sexiest dance move. Go, Ketchup. Ayan na. Oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Yeah, ito, naku, titubo. Hindi ko talaga ito ka. Alam nyo, habang ginagawa niya, nagkaganito din ako. Alam mo, buti na lang. Alam mo ko anong truth? Ano naman po? Artistang ayaw mo nang makatrabaho uli. Ang galing! Ang galing! Buti naman ako. Thank you. Okay. Truth or dare? Okay, truth na naman po ulit. Okay, truth. Alam mo, sana nag-dare ka na lang. How? Okay. Truth. Sa lahat ng naging ex-boyfriend ni Angelica Panganiban na kaibigan mo, sino ang gusto mo sanang makatuluyan niya? Makatuluyan? Oo. Sa lahat, sa mga naging boyfriend. Oo, tatlo lang naman yan. Dalawa? Tatlo? Tatlo. Well, makatuluyan. Okay. Siguro pare-pareho ko silang mga... Naku, bawal yan sa truth or dare. Oo nga. Latag lang ito. Okay. Pero... Pareho mo silang naging mga kaibigan. Pero pinakamatagal ko, aside from ano, pero pinakamatagal kong kaibigan is si Carlo. So, sana si Carlo. Si Carlo. Okay. Okay. Kinaya yon, ha? Truth or dare? Truth or dare? Okay po, dare. Pero yung dare sana ay... Oo, huwag na lang. Mga titiwa. Okay, truth or dare? Okay po, dare na ng pulit. Dare. Show us the last message you sent to your girlfriend, Anne. Sa phone mo.
Nasa na phone mo. Show us the last message you sent Anne. Kinakaba. Tinan mo muna. Totoo ba, Tito Boy? Ano? Saan ko papapakit sa inyo lang po ba? Sa kanila na. Sa kanila. Safe naman. safe naman po pala. Kala ko yung bayaran ng kuryente. Ayan po. Anong sabi mo? Okay, love you. Okay, I love you. Yun ang... Yun po. Yun ang last message mo. Opo, pero... text ka na lang kung saan ka mamaya. Sabi ko, okay, love you. Call mo na lang ako kung papasundo ka and enjoy ka sa TWBA. Oh, salamat, Anne. Open kayo sa isa't isa in terms of gadgets? I mean, she can actually... Yes, Tito. Access your... It's good. Okay, wala talagang ano. Wala naman po na ganun kasi... Trinay ko na rin po yung hindi maging open at hindi naman naging maganda. It didn't work, no? Opo. So, matanda na rin. So, okay na rin po yung tama. Open na. Di ba? I mean, lahat naman tayo natututo. Yes po. Oo, may mga bagay naman na nakakasawa na rin talaga. Eh, diba? At saka hindi man naman alam. Parang okay. Parang mas nagkakaroon na ng tiwala pala kapag hayaan mo, nandiyan lang. Bibigyan niya rin naman yung privacy na kailangan mo dahil tama. May respeto naman din siya sa'yo. Mas lumalaki kaysa sa nagiging duda. At saka minsan, I have friends na dahil sa bukas, hindi na nga tinitingnan. Opo, totoo dito po. Mas nakuha ko na yung ganun. So, mas mabuti na yung ganun na rin. At ako rin po, natuto na rin siguro. Tama, tama. Maraming salamat, Ketchup. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Abundance, Ketchup Eusebio. Thank maraming po. Atol. Supportahan po natin. It will be showing in theaters around the country. Kasama po ni Ketchup, Arjo Ataide, Joros, Gamboa, and of course, the iconic Jimmy Santos. Sana po abangan din po nila ang aming mga ibang trabaho na gagawin pang show dito sa ATV. Tama. And Atoll is directed by Nico Levelo under Reality Entertainment. Maraming salamat. Voice of La Carmela of the Boracay, Dr. Steve Mark Gan, Jeffrey and Vainang of Astoria Plaza, Susan Cog-Pugold, Joanne de las Peñas of IMG, MB Life, Move On Clothing, Mario Thero, sa lahat ng inyong tulong sa amin, sa Make Your Nanay Proud Foundation, maraming salamat. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Be kind. Abundance. Good night.